Si Dindo Pondido, kwento at likhang luwad ni Jose Miguel Tejido. Tuwing sasapit ang dilim, nabubuhay ang kagandahan ng hardin sa kislap ng mga alitaptap. Sa kanilang marikit at munting mundo, sikat ang mga anak nina Don Fuego at Doña Luz. Ang panganay na si Silaw ay may ilaw na ubod ng lakas. Parang flashlight naman ang diretsyong ilaw ni Sinag. Sari-sari naman ang kulay ng kislap ni Kutitap. Dahil sa angking galing ng magkakapatid, pinanabikan ng lahat ang pagsilang sa bunso. Siguro maraming ilaw ang bunso, hula nila, o kaya'y umiilaw ang pakpak. Nagpulong ang lahat at nag-abang sa pagsilang. Ngunit, nagulat sila sa lumabas sa itlog. Isang alitaptap na walang kislap. Ay, wala siyang ilaw! Nagulat na sabi ni Silaw. Tatawagin ko siyang Dindo. Pahayag naman ni Don Fuego. Si Dindo Pondido! Tukso ni Sinag. Anong klaseng alitaptap yan? Tanong ni Kutitap. Siya ay katangi-tangi tulad din ninyong magkakapatid, sagot ni Doña Luz. Nang lumaki si Dindo, labis niyang ikinahiya ang pagkapundido. Inay, special din ba ako tulad ni na kuya at ate? Nag-aalalang tanong ni Dindo. Oo anak, special tayong lahat. Ang kawalan mo ng ilaw ang nagpapabukod-tangi sa'yo. Malambing na wika ni Doña Luz. At huwag kang mahiyang makihalo sa ibang alitaptap. Doon mo makikita ang iyong tunay na kislap. Payo naman ng kanyang ama. Kaya't sa sumunod na gabi, sinundan ni Dindo ang kanyang mga kapatid sa pag-asang mahanap ang kanyang sariling kislap. Kuya Silaw, gusto ko rin painitin ang bahay ni Landong Langgam, ani Dindo. Ang malakas kong ilaw lamang ang kaya magpainit dito, sagot ni Silaw. Kay Sinag ka na lang manggulo. Kuya Sinag, tutulungan kita sa paghahanap sa kwintas ni Binibining Mariposa. Wika naman ni Dindo sa isa pa niyang kuya. Ilaw ko lang ang maaring gumabay sa landas ng Binibini, sagot ni Sinag. Kay Kutitap ka mangulit! Ate Kutitap, gusto ko rin pasayahin ang salo-salo ng mga kitikiti, wika ni Dindo. Huwag kang magulo! Tanging ilaw ko lang ang makulay at maganda para sa salo-salong ito. Mataray na sagot ni Kutitap. Paano ko kaya mahahanap ang aking kislap? Bulong ni Dindo sa kanyang sarili. Nang makalayo na si Dindo, bigla niyang narinig ang matinis na sigaw ni Kutitap. Saklolo! Agad na bumalik si Dindo sa kinaroroonan ng mga kapatid. Pero madilim na ang bahay ni Landong Langgam. Lilipad-lipad na si Binibining Mariposa suot ang kanyang kwintas. At tahimik na ang salo-salo ng mga kitikiti. Lumingali nga si Dindo at nakita niya ang isang higanting bote. Nakakulong dito ang kanyang mga kapatid. Napansin din ni Dindo ang ibang alitaptap na nagtatago sa ilalim ng malaking dahon. Lahat sila ay takot na takot. Walang gustong lumapit sa bote. Kung sila ang magtatangkang sumagip, tiyak na mahuhuli rin sila ng bata, ani Dindo sa sarili. Nagulat ang mga nagtatagong alitaptap nang lumapit si Dindo sa bote.
papel lang ang takip ng bote, kaya't tinadyakan niya ito, hinila, binatak, at sinipa. Isa-isang nakalaya ang mga kapatid ni Dindo. Patakbong lumapit ang bata upang hulihin silang muli. Ngunit may biglang lumitaw na hugis multong papalapit sa kanya. Sa takot, mabilis na tumakbo palayo ang bata. Tuwang-tuwa naman ang mga alitaptap na nasa hugis multo pa rin. Pinalibutan ng kanyang mga kapatid si Dindo. "Maraming salamat, Dindo," wika nila. "Patawarin mo kami sa pagmamaliit namin sa'yo. Espesyal kan talaga." Sa unang pagkakataon, may kakaibang liwanag sa hardin para kay Dindo. At nang gabing iyon, natuklasan ni Dindo ang kanyang tunay na ningning. Hello! Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like lang po at paki-pindot po ng subscribe button at click lang po ng bell icon para makatanggap po kayo ng bagong video.